Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naaabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Video. Ngayon po ay maiba naman tayo, no? Dahil nga ito ay mix video. Tigilan muna natin itong West Philippine Sea at nakaka-stress yan, no? Ngayon po kasi kung napapansin nyo, yung mga nasa likod ko yan po ay mga collectible toys. Yan po, si Juggernaut, si Iron Man. Ngayon po kasi dumating yung isang in-order ko na collectible toys at ito yung Godzilla Minus 1. Dati meron na akong in-upload nito na gawa ng Bandai, non-movable po yun. At ito po ngayon ay movable. Ito po. Bubuksan po natin itong package na ito. Ang laman po nito ay ang Godzilla Minus 1. At magbibigay po tayo ng reaksyon kung maganda ba yung item na ito, ano? Ito po yung Godzilla Minus 1. So ito ay original leaflet po. Sa Japan po galing yung movie leaflet na ito. So magbigay na po tayo ng review at tingnan natin itong video na ito. So ito po yung ating parcel. Ayan po. Naka-bubble wrap po siya. So tanggalin po natin. Nako. Mukhang ano, pupi na yung karton. So may mga seller po talaga na ano, hindi ho nag-iingat sa ganito, no. Ayun, oh. Siguro 'to nakaano 'to eh. Ayun. Kung mapapansin mo, hindi na genuine yung karton niya. Kasi dapat ito ay meron pang karton pa dito, no. Pinotektahan niya ng karton tapos bago yung wrapper, kasi ganun yung dating ano, yung binili natin, no, yung ito ay yung karton nito talagang protected. So buksan na natin. Natin, no? Para mahuhugot na yata din. Hindi niya pinrotektahan yan. So, damage. Ganun talaga. Mukhang lamog na yung karton, ano, ito po. O, papansin nyo, hindi na maganda yung kanyang karton. So, kung mare-repair natin yan, mas maganda kung yan po. So, ito ay gawa ng HS Monster Art. Ayan po. SH Monster Art. SH Monster Arts. Ayan po siya. Bandai Namco. SH Monster Art. Godzilla. Actually, ito po ay OEM o Original Equipment Manufacture from China. Kaya mura siguro. Mura ho to kasi yung original nito ay maabot ng
3 to 4,000, ano? O may 7,000 pa nga nung unang lumabas. Ang mga kalabang brand nito ay yung Super 7. Mas mataas yun, 8 inches. Parang ito ay 6. Tapos, yung NECA, no? Magaganda po kasi yun. Ito po yung gawa ng mga NECA. Ito, movable part po talaga siya, no? Mapapansin nyo yan. Mag-move ito. Yan ang NECA. Ganyan din po yung SH Monster Art. So, tingnan natin yung loob, ano? Ito yung so, yun po, oh. Sayang kung maganda sana yung karton. Kung hindi sira-sira, dapat meron pang isa pang karton ito na medyo matigas bago bubble wrap. Tapos sa labas may fragay. Napakasimple lang naman po. Pero kasi meron mga seller na gaya nito, yan po, hindi po niya siguro naingatan. No? Baka makabenta lang. Ano? Pero kasi yun nga, yun yung price. Eh, no? Sulit naman yung presyo. Pero ito naman yung kinalabasan. Hindi sa kanila importante. Ito importante siguro sa kanila yung sa loob. Pero kasi sa mga collector, napaka-importante ng karton. So, tingnan na po natin, ano? Mas, ito na, dito na tayo magbukas. Yan, take na. So ito, siguro pwedeng ma-repair kung magagawa ng paraan. Yan po. Dito kasi, ano to eh, naka kita yung loob. So ito naman yung kanyang ano, na protected naman talaga yung laruan sa loob. Tatanggalin natin. Siguro, ang tingin ko, kaya ganito to kamura kasi nasa 1,200 plus ito, no? Kumpara sa dati. Eh, talagang damage na ito ngayon. Kaya binibenta nila ng mura. Yun siguro ang dahilan, ano? So, tingnan po natin. Ito na po siya. Ayan. Yan po, kanyang paa nagmo-move kada ganda ho, ano? Maganda yung pagkakagawa, kanyang kamay pilipit, no? So mababul nga lahat yan po, oh. Yung kanyang paa, kuko. So hanapin natin yung tatak. Mostly sa mga ano yun eh, non-movable. Ganda naman siya, yung spike niya, yan, yan. So ito po yung buntot. Move naman ang mga buntot niya. Maganda naman siya. Halos kasing laki siya nung ano. Yan po, oh. Kanya yung nagmo-move. Kanya mga kuko. Yan po ang gawa ng HS Monster Art. So, nag-move ito. Yan. Namasyal. Move po. At yung katawan niya. Yan po, ano? All black po siya. Yan, hahati yung move niya. Yan. Meron doon.
At palagay ko mayroon pa rin dito. Ayan. Ayan, no? Ayan, nag-move din ito. Ayan po, ano? So far, maganda, no? Ayan po, yan po niyang tura. At yun yung bibig. Sumasarap po yung kanyang bunganga. So, sulit naman, maganda. Ayan, no? Ito naman ang pagkakagawa. Hindi ko lang makita yung ganyang tatak. Mostly, wala talaga sa mga mobile park. Kahit naman doon sa NECA, hindi natin siya makita. Doon lang sa mga non-mobile park. Kagaya nito. Papakita ko po sa inyo. Ito po kasi yung mga non-mobile na gawa ng Bandai. Alas magka, ano po sila eh. Ito ng movable, makakakita ka dito na ayan po, ano, itatak po. Ayan na. Toho Corporation LTD Limited. Made in Vietnam. Pero non-movable po ito. As in figure lang. Ito naman yung gawa ng HS Master ng movable. Pwedeng laruan. Pwede rin naman i-forma siya sa gusto mo yung forma. Halos magkaparehas mo kasing laki, halos mas malaki pa nga ito. Sa pangkat siya. Ito naman yung sa NECA. Ayan. Ito naman kapulido yung sa NECA. Movable. Ito ay Godzilla 1985. Sa HS Master, ano, Monster Art ay mas marami yung nagmo-move. Ito 8, ano naman to, NECA rin ito. NECA. Lago siya. Kung mapapansin nyo yung mga NECA, yan yung gawa ng NECA. Ito, Vietnam to, non-movable. Godzilla minus 1 din ito. So, ito yung gawa ng HS Master Art. Ito yung kumakailan lang na viral, ano? Maraming nag-move sa kanya. Yun. Pilipin mo yung kanyang mga kuko. Lahat ay kanya-kanyang galaw. Ayan, eh. At doon sa tuhod niya, pumapansin mo may maliit. Ayan, eh. Sa kamay, ganun din. Ito yung katawan niya, nahahati siya. Kaya mabumubo siya ng ganun. Napuporma mo talaga kung anong gusto mo iporma sa kanya. Diba? Mabumubo mo talaga siya. Lahat. No? The best po siya. No? Mamaya mag-pictorial tayo ng internet. Tingnan natin yung klase na mabumubo na pwede sa kanya. Yung mga action. Ano? Tingnan natin.
So, yun lang po yung ma-share natin regarding dun sa nabili nating bagong collection, ang Godzilla Minus One. At product po ito ng SH Monster Art. Napakaganda po talaga nung gawa ng SH Monster Art. Ma-figure mo siya sa anumang gusto nyong movement, ano, tapos sa picture nyo. At ganun din naman syempre yung NECA, no? Gawa ng NECA. So far okay naman siya. At natutuwa naman ako. Maliban lang talaga doon sa karton, no? Baka magawan pa natin ng paraan, ma-plancha natin yung karton nito para maayos naman. So, as long sa akin, walang damage itong toys, itong nasa loob, ano, ay okay na. Hanggang sa muli, maraming salamat po.